And good morning sa inyong lahat, mga ka-Pidgin Nation! So, kamusta ang mga ibon? So, nandito tayo ngayon na naman sa ating Pidgin Nation look. At ngayon ay ang day 2 ng ating cleansing program. So, kahapon ay nagpurga na tayo ng mga ibon natin. So, ibig sabihin, no, na zero na yung mga bulati sa system nila, yung mga bakterya sa system nila. So, ngayon, ang kailangan natin naman ay i-acidify yung kanilang mga guts para sa pag-apply natin ng probiotics. So, kailangan natin gumamit ng apple cider vinegar para magsilbing acidifier na maghahanda sa gut nila para matanggap ng maayos yung mga probiotics. So, para mamuhay ng maayos yung mga probiotics sa kanilang mga butchi. At isa pang benefit nun ay madetoxify yung ating mga ibon. Tapos, yung pH level ay ma-neutralize. So, tara, samahan niyo ako. Bali guys, so ayan yung mga ibon natin. Ayan, hindi pa sila kumakain. So, una muna natin gagawin ay papakainin natin sila. So, tara. So, ito ulit yung patuka natin. So, tara, pakainin natin sila. Mga ibon natin. Tinanggalan ko na rin sila ng mga tubig. So, ginagawa natin yan tuwing gabi. Tinatanggal natin yung mga tubig para hindi na nila mainom yung kinabukasan. Kasi maaaring makontamin na yun ng kung ano-ano pa paglipas ng gabi. Maraming mga hayop dumadapo sa mga painuminan. Na tayo dito. So, papatukain ko na din yung iba. So, babalik na lang ako pagkatapos. Tapos, magtitimpla na tayo ng apple cider. So, yun guys. Dito na yung mga kumakain sa stock cocks. So, bali sila na yung last batch ng mga pinapakain natin. So, ito na yung lot natin. Nilagyan ko muna ng tubing para hindi maanggihan kasi nababasa yung plywood na sahig eh. So, bali, ito na yung last birds. Ayan, malapit na nilang maubos. So, tara, magtimpla na tayo ng apple cider vinegar. So, ayun nga mga ka-Pidgin Nation. Ito ang ating apple cider vinegar. Ito naman yung ating tubig, o mineral water yung gamit natin. Tapos, ito naman yung honey na gamit natin. Ito yung gamit natin na honey nun pa, yung galing Quezon. So, itong apple cider vinegar, yung brand na gamit natin ay yung Bragg. Kasi itong brand na to, tested na talaga siya sa mga ibang ventures. Ito na talaga yung gamit nila. So, makikita nyo dito sa apple cider vinegar natin, meron siyang parang latak sa ilalim. Ayan. Yung latak na yun, aalugin natin siya para humalo siya sa ating apple cider. Kasi yun yung bacteria nitong apple cider vinegar. Kailangan haluin natin siya hanggang sa mawala yung parang latak na to. So yun, wala na. Alog ko na, kaya malo na. So, gagawin lang natin. Kuha lang tayo ng 2 ml. 2 ml nitong apple cider. At ihahalo natin dito sa 2.5 liters ng tubig.
Bali, ito, nakakuha na ako ng 2 ml. Sabihin na natin. Sa pamamagitan nito, yung pH level ng mga ating ibon sa loob ay manu-neutralize yung mga bakterya. Lagyan naman natin siya ng honey para yung combination kasi ng apple cider at honey nakakapag-epekto ng detoxification sa kanila. So, habang pinanyo-neutralize nung apple cider vinegar natin yung pH level, detoxify naman sila ng combination ng honey at apple cider. So, isa pang ginagawa ng apple cider, nag-acidify para ihanda yung mga buti nila sa pagdating ng mga probiotics. So, pag naihanda nyo yung acidifier, mas maganda yung epekto ng probiotic sa ibon. Magin na natin ito. Matansyahan na lang ito. Oops! Tumapon pa po. Ako na lang natin itong tubig. Ito. Yung honey na makikita natin ngayon, ayan. Alugin natin siya para tumalo. Tumalo siya ng maayos. Madali naman matunaw yung honey natin. Lang natin siya ng konti. Ito, tunaw na. Bali, ready na to sa pagbigay sa mga ibon natin. So, tatlong epekto. Nag-detoxify, nag-acidify, at nagpapa-neutralize ng pH level. So, maganda yung benefit nito sa mga ibon natin. So, ito nga yung binibigay natin sa day 2 pagkatapos magpurga. Kasi na-zero yung mga bakterya sa kanilang system dahil sa pamurga. So, ibabalik natin yung sigla ng kanilang immune system sa pagsisimula ng pag-acidify ng kanilang guts. So, tara, ibigay na natin. So, yun guys, bigay na natin sila sa flyers. So, ito yung tinimpla natin kanina. So, hindi talaga siya masyadong halata sa tubig kung titingnan nyo ng sa itsura. Dahil hindi naman ganun katapang yung kulay ng honey. Tapos yung apple cider natin, konti lang naman yung nilagay natin. Kaya hindi talaga makikita yung kulay niya. Pero yung epekto niya, ganun pa rin naman. So yung apple cider na nilagay natin, yung 2 ml, matapang na yun sa 2.5 liters. Ayan, lagay na natin sa mga ibon. Ayan, iinom na yan. Sa ganyang pagsimula, mas maayos nating maipapagana yung probiotics sa kanila. So, mauuna yung probiotics na dumating sa sistema nila. Mas magiging immune sila sa mga bakterya. Kumbaga, pinauna natin yung good bacteria. Kaya magiging mas malakas yung good bacteria sa katawan nila kaysa sa mga bad bacterias. Ayan, bibigay na natin. Ito na yung mga ibon natin. Nakain na. Inom naman sila. Ayan, si Negro. Nangunguna sa inumin. So, ayan. So, bali, papainumin na din natin yung mga stock birds at breeders. So, ayan nga mga ka-Pigeon Nation. Bali, nakapagbigay na tayo ng ating apple cider vinegar at honey. So, 3 birds in 1 stone. Detoxification, acidification. Tapos, ipapa-neutralize pa ng pH level dito sa ating loob. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. Tapos,
mga susunod natin na gagawin ay mag-a-apply na tayo ng probiotics para sa immunity ng kanilang immune system. Tapos, kunapit na tayo magbigay ng mga antibiotics for respiratory tsaka sa cancer. Bali, ang ginagawa ko, pinapahinga ko muna sila ng mga till next week bago tayo magbigay ng mga antibiotics. So, bali sa mga araw na yon, nakakapagpalipad na ulit tayo. Kasi pagka ganito na nagbibigay ako ng mga supplements, hindi ko sila pinapalipad dahil lalo na pagka kakapurga pa lang. Dahil kung tutukato kasi sa mga lupa, maunahan tayo ng bad bacteria. Bali, kaya tayo hindi nagpalipad, ay naninigurado tayo na yung mga good bacteria yung mauna sa kanilang sistema. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo. At gusto ko nga palang i-shoutout sila Junel Barcelona at si Januel Esguera. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout sa inyo. So hanggang dito na nga lang tayo. Maraming salamat sa inyo, mga Kapvideo Nation. So, paalam. Oops! Huwag nyo palang kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Paalam!